Magandang araw sa inyo mga kakambing. Nakikita nyo ba to? Meron na on dragon fruit yung mga cuttings. Yan. Binigay yan sa akin ni Kuya Eric. Shoutout sa iyo kay Eric tsaka si Ate Imay. Dito sa aming barangay. At meron kasi sila mga talim na dragon fruit. Ngayon, syempre, pagka may mga dragon fruit, eh syempre, meron dong pruning. Pinopruning yung mga yan para mas lalo silang mamunga. Diba? Ngayon, tinatapon na itong mga cuttings na ito. At nakikita ko kasi na pagpaminsan kapag nakakakita mga kambing ko ng tanim kong dragon fruit ay kinakain nila. Kaya ngayon yung mga cuttings na ito ibibigay ko sa kanila. Yan, bilang warm up sa kanilang pagkain para sa araw na ito. Okay, so samahan nyo ako. Tingnan natin kung magugustuhan nila ang mga cuttings ng dragon fruit. Ganyan kumain ng dragon fruit ang ating mga kambing. Baliwala yung tinik ko. Ayan. Ang balita ko, kahit sa aking mga naririnig, hindi ko naman na-verify pa kasi wala akong video na talagang kinain. Pero ang sabi, hinihingi daw ito ng mga may alagang baka dahil napakagaling din daw kumain ng dragon fruit yung mga alaga nilang baka. O ito naman sa akin, ito yung patunay ko sa inyo na napakatinding kumain ng dragon fruit ng ating mga alagang kambing. Di ba kasingit si Jibe? Oh? Jibe, singit! Ayaw. Yan. Talagang kainan sila. Oh. Yan. Tapos ibibigay ko pa yung iba. Kasi ngayong araw na to, yun yung pagkain nila bago ko sila ilabas sa pastulan. O second batch. Ganun pa rin, katulad nung sa kanina. Unahan pa rin sila, dinumog pa rin nila. Ayan, marami pa dun. Babalik-balikan natin, syempre. Hintayin natin maging bakante yung unang lalagyan. Dalawa lang naman kasi yung lalagyan kung malaki. Na sapat yung dragon fruit. Okay, ngayon ay Lunes pa lang. January 9. Oh, pista ng Nazareno. Ayan po. At syempre, i-upload ko naman tong video na ito sa Linggo. 9, 10, 11, 12, 1, 2. Okay. Sa January 13 natin i-upload. Ayan. Kaya syempre, kung magkaroon ng kaibang epekto, i-share ko sa inyo kasi may do-document ko dito. Pero ang masasabi ko ngayon, talagang hindi nila kakainin yan kung nakakasama sa kanila. At matagal ko nang nakikita yan na kumakain ng dragon fruit. Lalo na yung mga nakatanim. Kasi nagtanim din ako. Naglagay din ako sa mga yung katulad ng ganyang kakawate. Naglagay ako ng dragon fruit sa ganyan. Kasi nung subukan ko pataasin. Pag nakikita ngayon ng mga kambing ko, nakita ng mga kambing ko na may dragon fruit doon. Natikman nila. Kinakain talaga nila. Kaya hindi ko rin mapagsabay ang dragon fruit farm at kambingan. Kasi mababa lang ng dragon fruit. At syempre, pag magtatanim ako ng dragon fruit, kakalbuhin ko to, di ba? Kasi kailangan nun lawad o yung lugar kung saan full sun maghapon. Ganun po yung mga may dragon fruit farm. Kaya hindi siya bagay sa akin. Kasi ako ay more on fruit trees. At syempre, mga forage plants na pakain ng ating mga kambing. Tayo mga nabupuling kambing, ayaw kumain. Bigyan natin sila ng kanila. Ari! Ayaw nyo. Wari, yan sa'yo. Minubuli, hindi siya makakain dun. Meron siyang kanya, sarili. Hindi naman kasi lahat ng kambing natin ay mababait. Diba? Meron silang binubuli talaga. Ayaw nilang bigyan. Kaya, ipaghihiwalay natin sila na sa kanila. Ayun.
wala ka mang taniman ng dragon fruit, kakambing, eh, pwede ka naman makakuha ng mga ganito. Kapag sa lugar nyo, meron kang, alam na may dragon fruit plantation, o kahit yung ano lang, semi-commercial dragon fruit farm, eh, kausapin mo. Kasi, ang mga nagtatanim ng dragon fruit, hindi lang naman yan fertilizer at harvest. Siyempre, sa kanilang the dragon fruit, ay meron niyang pruning stage, kung saan binabawasan nila ang mga suloy ng dragon fruit upang ito ay lalong bumunga ng maganda. Ngayon, yung mga cuttings nila, meron mga pangit na forma, hindi nila yan binibenta at hindi na nila yan tinatanim ulit. Ang ginagawa nila doon is tinatapon, binubulok. Yan po ay mabilis mabuhay sa lupa. Ayan, hindi yan nabubulok agad. Ngayon, nagiging problema yan ng ilan sa ating mga dragon fruit farmers dahil yan ay hindi nila alam kung saan nila itatambak. Ngayon, tayo mga magkakambing at magbabaka, pwede yan, pwede nating hingin sa kanila para magamit na pakain sa ating mga alaga. Tapos tulong na rin natin sa kanila yon kasi nalilinis yung kanilang farm. So meron tayong mutual benefits sa isa't isa. O bakit, Mari? Nagagawang ka? O doon tayo sa kabila. Halika. Ayan. So ganun po. Pag kayo magkakambing, yung mga resources na meron sa farm, pwede nyo ipakain. At titingnan nyo rin yung mga kapitbahay nyo na farmer, o yung mga kamag-anak nyo na farmer, o kabarangay nyo na farmer. Tingnan nyo yung kanilang farm. Kung meron silang problema doon na solusyon naman sa inyong mga farm o sa inyong mga alagang hayop, eh napakaganda nyan. Pagtulungan nyo, parehong masasolve yung problema nyo. Diba? Ganon. Meron tayong mutual benefits sa ating mga kapwa farmers. Okay, ito yung ikatlong araw ng pagpapakain ko sa kanila ng dragon fruit. Hindi ko binigay sa kanila lahat nung kinuha ko kasi binilad ko muna sila sa araw. Siyempre, para maiwasan na rin natin yung pagkakaroon ng mga parasites ng ating mga kambing. Kasi siyempre, kinuha ko to sa lupa. Nakasayad sila sa lupa. O yung ginawa kong pagbibilad sa kanila sa initan, siyempre, yun yung pamamaraan ko para mapuksa o mapatay ang mga parasites na meron sa dragon fruit. Yung pagpapakain ko sa kanila ng dragon fruit cuttings, ang naobserbahan ko, okay naman, wala namang naging masamang epekto sa kanila. Gaya nung iniisip natin na paano yung tinik, di ba? Masusugatan ba yung kanilang mga bibig? So yun nga yung nakapagtaki, yung ating mga kambing, magagaling kahit matinik yung dragon fruit na cuttings, talagang nakakain nila ng maayos nang hindi sila umiiyak-iyak na parang natinik sila. Ayan o, kung obserbahan nyo, pag tayo mga tao yung humawak nito, talagang natutusok tayo. Nakapagtaka na sa mga kambing, sa mga baka, ayan o, winawagwag pa nila at hindi sila nasasaktan. Okay, so obserbahan pa rin natin sa mga susunod na araw, titingnan ko kung nagkakaroon na sugat. Pero sa ilang araw kong pagpapakain, okay naman sila. At talagang gustong gusto nila ang mga dragon fruit cuttings. Okay, dito sa aming farm, ang ginagawa ko, kahit may available tayo na maraming dragon fruit cuttings, hindi ko naman iaasa lahat doon ang kanilang mga pagkain. So, sumusunod pa rin tayo sa ating feeding program para sa kanila o yung everyday routine na ginagawa. Sa umaga, feeds, diba, yung ating room soil grower. Tapos, pag naka-warm up na sila, tsaka ako binibigay ang mga ganitong pagkain, yung mga alternatibong pagkain na available. Pero kung may time naman ako at maganda naman yung panahon, ganun pa rin. Pagkatapos kong bigyan ng feeds, ay inilalabas ko pa rin sila. Okay, hindi natin iniaasa lahat sa mga ganitong alternatibong pagkain. Kaya nga sila tinawag na alternatibong pagkain ay kung sakali lang na walang wala kang maibigay sa iyong mga alaga. Okay, yung isa sa advantages ng dragon fruit, syempre yun nga, meron ka available na pagkain. At pangalawa, pwede nga siyang ipakain sa ating mga alagang kambing nang wala naman nagiging problema. Okay, ito naman ang disadvantage niyan. Kung malalaki ang mga kambing mo, okay lang.
Pag meron ka mga bisirong kambing na ganito, eh hindi sila makikinabang masyado sa dragon fruit kasi may hina pa ang kanilang mga ngipin at mga jaw. O, diba, may hina pa yung pagnguya nila at pagkagat nila sa mga ito. At pangalawa, eh kung sila isasama mo sa ganun, eh matatapakan sila ng malalaki, 'di ba? Mapwede pang ma-injured ang iyong kambing at syempre pwede nila itong ikamatay, may ipit sila diyan eh. Kaya ganito lang sila. Ayan, 'yan yung isa sa mga disadvantages ng pagbibigay ng dragon fruit. Hindi sila makikinabang. Bukod pa sa dragon fruit, syempre, marami pa tayong mga alternatibo na pagkain na kagaya na nabanggit ko sa mga nakaraang videos ko pa, na kung na-miss nyo po ay dalaw-dalawin nyo po dito sa aking channel. Diba? Marami pa, gaya ng langka, ayan, meron tayong langka, meron tayong kakawati, meron tayong santol, meron tayong mangga, iba't ibang pwedeng ipakain sa ating mga kambing, ayan, tulad ng ito, kape. Tapos meron tayong mga ipil-ipil, nandun yung ating ipil-ipil eh. Ayan. At saka meron tayong kaong, yung irok kung tawagin, meron tayong niyog, ayan, yung mga kayakas ng niyog, mga dahon ng niyog. Ayan, tapos meron pa tayong kaimito, meron pa tayong dahon ng saging at pwede rin ang katawan ng saging. Ayan, pasyalan nyo sa akin channel na makita nyo po kung paano ko ito pine-prepare at kung paano ko binibigay sa ating mga alaga. Nasa ganun naman eh, pagka kayo ay kinakapos sa pagkain ng inyong mga kambing, eh meron kayong makukunan. O, diba? Makukuha nyo yung pagkain nila na may susupply yung sustansya para sa kanila. Ayan. So, salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating YouTube channel. At kung meron po kayong mga katanungan pa, pwede nyo po akong i-direct message sa Facebook page na Kambingan ni Ali Boy. Or mag-comment po kayo dyan sa ating comment section sa Teacher Farmer Ali sa YouTube. Ayan po. Muli, salamat po sa inyong tiwala. At kita-kits pa tayo sa mga susunod pang videos. Huwag kalimutan mag-subscribe. Salamat! Bukas na! Bukas naman! Bukas tayo ah! Daming na kinalat oh! Bye-bye!